Magandang umaga po sa kanilang lahat. Welcome to Streamline sa ating special na edisyon tungkol sa Bagyong Ulysses, kung saan sinalanta ng bagyong ito ang Bicol Region at kami rito sa Bulacan, kasama na ang Metro Manila. Talagang napakalakas ng bagyong ito. At nais namin i-share sa inyo ano ang kinagisna namin kinaumagahan habang papalabas pa lamang ng rehiyon si Ulysses. Ito ay isa na namang bagyong maturingang super typhoon sa lakas ng kanyang hangin at dalang malakas na ulan. Panoorin po ninyo ng buo ang bidyong ito at ating alamin kung ano ang tamang mindset pag dumating ang unos na dala ng kalikasan. Katulad na rin ang tamang mindset kung tayo ay dalawin ng mga unos ng buhay. At ano pa kaya ang pwede nating gawin para hindi magiging ganito kalala ang hampas sa atin ng kalikasan? Kami ni Ma'am ay hindi nakatulog dito sa sobrang lakas ng hangin kagabi na dala ng Typhoon Ulysses. Ito ngayon, ngayong bumangon na kami ngayong umaga. Medyo pahupa na siya. Medyo paminsan-minsan na lamang ang bugso ng hangin. Pero kagabi kahit pagbangon ay natatakot kami at talagang sobrang lakas. Sa aking 59 years, almost 59, ito na yata ang pinakamalakas na bagyo na naranasan ko. Yan. Sobrang lakas talaga at ang tunog. Lawis-wis. Ang tunog ng hangin ay parang katapusan ng mundo. Nakakatakot. Nasira ang garden namin ni Ma'am dito sa likod. Bagsak ang talong. Pero nakatayo pa yung mga kalamansi. Bagsak ang lahat na puno ng saging. Dito kami ngayon sa aming grahe. Yung lona ng aming grahe sa side na ito ay naratrat. Napunit. At inilipad na ng hangin. Yung antena ng aming kapitbahay ay nabali. Ayun, sa taas ng bubong nag-bend ng kanyang antena. Pinunit-punit ang lona dito sa grahe. Kaya mainam na rin na pag may mga puno sa likod ng bahay na matatayog na, dapat ipaputol ho talaga ito
at baka ito pa ang bumagsak sa bahay. Itong mga bugso-bugso ng hangin habang papalabas na siya ay parang malakas pero mahina pa ito dun sa kagabi. Kagabi si ma'am sa sobrang takot ay niyakap na lamang ako. Ayaw na niyang kumilos. Parang akala namin katapusan na namin sa takot. Buti naman itong malalaking palmera ay hindi nabali o hindi natumba ni Ulysses. May mga nasira lang na dahon. Mahirap pag ang kalikasan ang magalit sa atin ay wala tayong magagawa. Ang tanging depensa natin ay dasal na lamang. And hope. Wish and hope na lilipas din ang bagyong ito. Yan, winawasiwas niya ang mga punong kahoy sa harapan ng bahay. Sobra talagang lakas. Ito naman ang bumulagta sa amin sa porch. May maliit na porch kami dito sa harapan ng bahay. Bumaha ng konti sa lakas ng ulan kasi yung unang bugso ay puro hangin lang na may konting ulan, pero nung second part na ay talagang napakalakas na ulan na may hangin. Nagbagsakan yung mga orchids ni ma'am dito sa porch. Sayang, matataba pa naman ang mga orchids na ito. Mga anim na pots ng orchids ang bumagsak lahat dito sa harapan. Pati fortune plant naming matangkad na ay bumagsak din. Bumagsak ang fortune plant sa lakas ng hangin na dala ni Ulysses. Ayan, parang ilog ang kalsada. Mga puno na buwan. Ayan o, ang agos ng tubig. Galing sa bundok. Sige na pa. Ayan, mga natumbang puno. Talagang puro ano natumba. Mas malaki sa lahat na puno na natumba ng bagyo. Ayan. Ayan o, oh, ang laki ng mangga. Mangga ba yan? O, oh, mangga, mangga yan. Talagang malakas ang bagyo na ito. Mga bagsak ang mga mangga. Ang laki ng puno na ano?
dyan, no? Nagtanda-duan. Ano, mga mangga pa. Manggahan. Wala, mga mangga. Maraming natumba sa kanyang mga mangga. Yan, no? Rice field, parang ilog. Malaki ang nasira sa manggahan na ito. Uprooted ang mga puno ng mangga na matatanda na. Mamaya ay aayusin natin ang mga tanim na sinira ng bagyo. Pagkatapos ng unos na dulot ng kalikasan, ay kailangang malakas tayo at makabangong muli. Laging may pag-asa habang tayo ay buhay. Lagi tayong may pag-asang makabangon. Katulad ng anumang unos ng buhay, habang buhay tayo, kaya nating bumangon. Dapat malakas tayo dahil wala tayong kontrol sa mga malakarahasang dulot ng kalikasan. Kaya napakahalaga na sana ay ma-reduce o ma-eliminate totally ang global warming, sapagkat ang mga bagyo ngayon ay sobrang lakas. Sobrang lakas. Ibinabalik lang sa atin ang kalikasan ang ating ginawa sa kanila. Ang mga pag-aabuso sa paktorya, pang-aabuso sa kalikasan, ay binabalik din lang ng kalikasan sa mga gumawa nito. Kaya sa mga maliliit na bagay tulad ng tamang pagtapo ng basura, pag-observe ng carbon footprint, pag-eliminate ng pang-aabuso sa ating mga ilog, sa ating mga karagatan. Kailangang baguhin natin ang ating mindset, hindi puro income na lamang at materialismo. At huwag nating kalimutang manatiling strongly anchored ang ating faith. Dahil anumang unos ang dumating, pag malakas ang ating pananampalataya, tayo ay makakabangon ng mabilis at mas malakas kaysa dati. Ito po si Dr. Rudie na nagsasabing goodbye for now. Stay safe and healthy po tayong lahat, mga kapatid, mga kaibigan. God bless you. God bless us all.